Ahang balita! Namataan ng libo-libong sardinas na tila lumulundag-lundag pa sa dalampasigan sa Sarangani. Ako, baka lumindol! Sandali! 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 Baka naman may tsunaming paparating. Ang tanong, senyalis ba ito ng swerte o malas? Eh kayo mga kaaha, anong pinaniniwalaan nyo? Bakit po nagkaganon? Bakit napakaraming isda at saka hindi naman po yun usual na nangyayari? Nangilabot daw si Rose sa sinagot sa kanya ng mga kinausap niya. Uy, parang maganda to ah. Uy! Ang daming isda! Uy, inaantay na ako ni Think! Think, sabay lang! Oh, handa na ba kayong matuto while having fun? Tara po! Ipakita na natin sa kanila ang mga amazing stories of the week! Meet Marites, ang babaeng pinagpala sa lahat! Congratulations! You won a round-trip ticket to Japan! Seryoso? Sana all! Ingat-ingat sa mga segunda manong gamit mga kaaha! Baka mamaya, kayo'y mapapa... Oh no! Sabi po niya sa akin, Mami, ayoko na yung motor. May sumpa yung motor na yan. Sandamamak na isda ang lumutang sa Sarangani. May dala kaya itong swerte? Malas. May mangyayari po na hindi normal o hindi natural, like yung lindol, yung pagtaas po ng tubig ng dagat. At para sa mga may birthday ngayong linggo, may shoutout kami ni Think mamaya. All this and more ngayong umaga dito sa... Ikaw na, Think. Aha! Oh, very good. Kilalanin muna natin si Josie. Kabilang ang kanyang resort sa parte ng beach kung saan lumutang ang mga isda. Naniwala po ako na swerte or galing, biyaya yung galing sa Diyos. First time ko po nakakita sa sobrang dami ng isda. Hindi po ako natakot kasi naniwala po ako. Kaya kami binigyan na ganong karami dahil biyaya po yun para sa akin. Nagdesisyon daw si Josie na buksan ang kanyang resort para sa mga gustong kumuha ng sardinas. According sa source po ng kakilala ko na nagtatrabaho sa fishport, sinabi niya po na mahal talaga yung isda sa time na yun dahil po may bagyo ata. Isa sa mga nakakuha ng isda si Mary. Mahigit sa 10 sako talaga ang nakuha namin. Yung sa akin lang, kasi isang napuno ko yung isang bangka, parang bumaha na lang kasi yun. Sa buong buhay ko, first time ko talaga na nakakita ng ganung karaming isda na dumagsa. Sa tansya niya, taanda ang sako raw nakuha ang sardinas sa mga residente. Noong panahon na yun, umaabot daw sa 80 pesos kada kilo ang presyo ng sardinas. Sa oras na yun, ang daming nangangailangan ng pera na natutulungan talaga ng isda na yun. Ang dami silang nabenta. May mga kakilala ko lumapit sa akin. Sabi niya sa akin, naka 5,000 daw siya. Maging si Mary, may mga ilan-ilan daw na naibenta. Ang daming humihingi, binibigyan lang din namin. Yung nabenta kong konti, binili ko ng gamit ng anak ko sa school. Natural na sa mga sardinas na lumangoy ng sama-sama. Samuel Bual, Cebu, isa sa mga must-do nga ng mga turista ang Sardine Run kung saan pwede kayong lumangoy kasama ang sandamakmak na sardinas. Ba klingi sila sa isa't isa? Kasi nga raw, there's safety in numbers. Nagsisilbi kasi itong defense mechanism nila laban sa predators. Posible bang may tinatakbuhan ng mga sardinas na sama-samang lumutang sa pampang? Balikan nga natin si Rose. Ano nga ba ang sinagot sa kanya ng matatanda? Base po sa makwento nila na may mangyayari po na hindi normal o hindi natural, like yung lindol, yung pagtaas po ng tubig ng dagat, tidal wave or tsunami. Mga kaaha, alam niyo ba ang sagot dito?
Mula sa anong bansa ang salitang tsunami? A. Brunei, B. Russia, C. Japan, D. Thailand. Ting, 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 ting. Ang tamang sagot ay C. Japan. Ang English translation naman nito ay harbor wave. Pero alam niyo ba na may mga hayop daw na nakararamdam tuwing may paparating na dilubyo? Ayon sa isang article from the British Broadcasting Corporation o BBC, maraming survivors ang nag-ulat na nakita sila ng mga hayop tulad ng cows, goats, cats, and birds na lumilikas bago dumating ang dilubyo. Ang nakikitang eksplanasyon ng mga eksperto, na de-detect ng kanilang highly developed sensory apparatus ang mga pagbabago sa paligid na hindi nararamdaman ng mga tao. Ito ba ang posibleng eksplanasyon sa sangkatutak na sardinas? Ang narinig natin sa social media at sa mga interviews na it's due to the upwelling. Pero sa amin bilang oceanographer, yung upwelling kasi is a complex system. And sa nakikita ko, mahirap sabihin or mag-conclude na upwelling siya. Isa raw sa nakikitang dahilan sa pagdagsa ng sardinas ang mataas na chlorophyll content ng tubig. Tumaas yung chlorophyll, alam naman natin kapag mataas yung chlorophyll, yun yung hinahabol ng ating mga isda na kumakain ng phytoplankton. Kasi it's an indicator na ang chlorophyll kapag mataas, ibig sabihin mataas din ang production ng dagat. Maraming phytoplankton ahabulin ng isda, so isa yun sa malaking factor. Hinahabol nila yung pagkain. Hindi naman daw dapat katakutan ang nangyari sa Sarangani. So yung nasaksihan natin sa Sarangani actually is a natural phenomenon. So yung ganong paniniwala, no, lalo na ng ating matatanda, mahirap siya i-connect, no, yung pagdami ng isda at saka pagkakaroon ng earthquake or eventually ng tsunami. Kasi walang ebidensya, walang conclusive evidence. So sa ngayon, reliable pa rin yung mga monitoring system ng ating PhilBox para bantayan yung earthquake, ang tsunami. Posible nga ba na ang sigur naman sa sasakyan? Makapagdala ng sunod-sunod na kamalasan? Hanggang sa umabot ng 1 week, nanghihina na po siya. Pumutok daw po yung ugat. At aksidente? Kala ko talaga mawawala na ako nun. Sa bagong nagmamayari nito? Parang ang tingin po kasi namin hindi talaga siya tumigil hanggat wala siyang nakukuha sa amin. Ngayong bago doon, marami tayong baong mga bago. Bagong buhay at bagong mga pangako. Pero sa mga kaan natin ito, hindi nang uso ang bago, maski na bagong taon. Ang trip kasi nila, mga used. Oh, segunda mano. Nagsimula raw ang lahat noong makabili na segunda manong motor si na Robertson at asawa niyang si Marianne. Noon pa talaga, bata pa ako, mahilig talaga ako magmotor. So, naisip ako, kada bumibili talaga ako motor second hand para, siyempre hindi pricey, di ba? Para pa nagsawa ako, pwede ko ibenta. Mura niya talaga binibenta. Malaking tulong daw ang motor sa kanilang pamilya. Mga household products po, yung negosyo namin. Ang motor po yung pinandideliver namin, yung ginagamit namin pagka nearby areas lang, pag minimal order. Unang kita pa lang daw ni Robertson sa motor, nakita na niya ito ng mga sinyalis ng pagkabangga. Alam niya ito dahil si Robertson minsan din daw nag-buy and sell ng mga motor. Mabilis siya naman itong minikaniko. At naipang road trip pa raw nilang mag-asawa kasama ang anak nila. Pero pag-uwi sa bahay, nag-umpisa na ang mga hindi may paliwanag na kamalasan nila. Nag-diarrhea po yung baby ko. Mga around 5 to 7 times siya nagde-defecate. Tapos po, hanggang sa umabot ng 1 week, nanghihina na po siya. No, ika-5th day po, doon na po namin siya pina-check up. Every time na kumakain siya, sumasakit yung tiyan niya. Sa ikalawang linggo, kung saan nagpapagaling na lang ang anak nila, panibagong pagsubok ang bumangga sa pamilya. Inaantay ko makatawid yung van para dumaan yung van para makatawid ako. Nagulat ako nung malapit na yung van, biglang pumaling yung ano yung under niya, sumalpok sa akin. Dahil sa aksidente, nabalian ng kamay at nabulag ang kanang mata ni Robertson. Yung damage niya sa harap,
Kung ano yung inayos ko, ganun-ganun din yung sira niya ngayon. Pero ang kamalasan daw nila, parang sasakyang humaharurot. Tila sumunod itong pinuntirya si Marian. Since na-aksidente siya, wala na magdi-deliver. So, wala na akong choice, di ako mag-drive po. So, napalingon lang po ako saglit. Tapos po, yung car ko po, parang meron po siyang nadaanan na bato. Hindi na raw niya na-control ang pagmamaneho. Tumaob yung sasakyan. Dito na raw nagsimulang kutuba ng mag-asawa tungkol sa panganib na di mo na idala ng segunda mano nilang motor. Sabi po niya sa akin, Mami, ayoko na yung motor. May sumpa yung motor na yan. Ito nga kaya may dulot na panganib ang kanilang motor? Matagal na yung mga pag-aaral na ganito, kung saan yung mga segunda mano na nabibili ng mga tao ay may ikinakabit na kamalasan dahil nga hindi natin alam kung ano ang naging buhay ng unang may-ari nitong mga gamit na ito, kung may sakit o naging malas ba yung takbo ng kanyang buhay kaya binibenta niya ito. Bali, yung pinakahuli po kasing nangyari, doon na po kami talagang na-alarm. Kasi po yung mother-in-law ko po, na matay po siya. Pumutok daw po yung ugat. Ang sunod-sunod na problema, nangyari daw sa apat na taong sumakay sa nasabing segunda manong motor. Paddler ko, ako, tsaka siya, yung mother-in-law ko. Minabuting hanapin nila ang pinagbilhan ng motor. Matuldo ka na kaya ang mga tila hindi may paliwanag na kamalasan ng pamilya nila? Laking gulat nila nang malamang hindi pala siya ang unang nagmay-ari nito. Kanino ang naturang segunda manong motor na itinuturing ng malas ng mga nakabili nito? Tila napagtagni-tagni raw nila ang misteryo nang minsang pumunta sa kanila ang inarkilang masahista. Sabi niya, kinikilabutan ako dito sa bahay mo ngayon, ma'am. Sabi niya ganon. So, anong meron, Tess? Alam niyo po, meron pong nakatayong babae dun sa harapan ng gate ninyo. Para po siyang nag-aabang. Ang masahista, bukas daw kasi ang third eye. At may dahilan daw kung bakit siya nakakita ng babae kung saan nakaparada ang segunda manong motor. Babae daw yung may-ari nun. So, hindi naman ako naniniwala sa hula-hula. Pero chinek ko yung papel nga. Nangilabot daw si Robertson. Pagtingin ko doon sa papel ng motor, babae nga yung may-ari ng motor. At para daw silang binuhusan ng malamig na tubig sa susunod nilang nalaman. Nung pag-check namin doon sa Facebook, may condolences nga doon sa wall niya. So confirmed na she passed away. Ang pagkakasakit ng anak, biglang aksidente ng mag-asawa, at misteryosong pagkamatay ng ina. San hinga kaya ng babaeng nagmamay-ari ng motor? Pagkatinignan natin sa perspektibo ng banal na kasulatan, dalawang bagay po ang makikita natin dyan. Meron tinatawag na blessed at meron tinatawag na curse. Kung ito ba'y ginamit sa kasamaan o maaaring dinedicate ba ito'y kasatanas o ito ba'y may pangkukulam na nangyari, possible na may curse yung gamit. Pero kung hindi naman ganoon, I think it's unfair na sabihin natin na talagang sila may kasalanan. Ano man daw nangyari noon sa motor, pwedeng nakapag-iwan ito ng negative imprint. Energy basically is everywhere. This energy na dumadaloy sa buong katawan natin, madalas na kung tawagin aura. So yung aura is not something supernatural, it's something biological. Yung mga inanimate objects, kamukha ng motor, yung lamesa, yung mga kwarto, kaya nilang makasarap ng energy. Kung ano yung internal emotional state mo, it will manifest your external reality, which affects your bioelectric field. Your existence leaves a mark in this world. Isinumpa man ang segunda manong motor or nagkaroon ng negative imprint mula sa dating may-ari, ang payo ng mga eksperto. Pag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, yung mga cursed things na yan ay hindi na aapekto sa buhay mo. Pag merong mga negative
experiences, negative events related doon sa isang bagay, ay nagkakaroon tayo ng tinatawag natin na association, na nafo-focus tayo sa mga negative or mga bad experiences at nakakalimutan natin na sometimes, hindi naman all the time, no, na nangyayari puro bad. Nagpa siya ang mag-asawang idispatcha na ang motor. Sabi niya i-parts out muna kaysa may madamay pa, baka kasi mamaya talagang may curse nga po talaga. Saktong isang buwan matapos ang pagkamatay ng ina ni Robertson, nalaman ng mag-asawa na buntis muli si Marianne at ngayon ay kasama na nila ang kalawang anak. Tunay nga na may paraan ng mundo para ibalik ang mga bagay na dating nawala sa iyo. Aha! Robot! Ito ay paborito ng mga bata na hinahanap kapag gising nila, pagmulat nila ng mga mata nila, pagbangon nila sa kama nila. Ito yung bubungad sa kanila. Robot! 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 Hinahanap! Hinahanap! Hinahanap ang robot! 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 Ay! Robot! Robot! Aha! Hindi kayo namamalik mata, mga kaaha! Hindi nyo rin kailangan maglinis ng tenga. Dahil ang nakita at narinig nyo kanina, walang iba kundi ang bida ngayon sa social media. Amen! Amen. Sa makata niyang mga pananalita, tunay siyang reyna, pagpupugay para sa ating kaaha. Ang all-purpose queen na si Queen Yasmin. Ikalma mo muna ang esophagus mo, Queen. Ang pag-anahin natin this morning, creativity. Dito rin kasi sa Laguna, may kaha tayong expert sa paggawa ng sarili ng laruan. Na ilang daang piraso na raw. Sige siyang gawa ng gawa ang laruan niya. At kasi nagpapabili siya sa amin, eh, wala naman ako ibili. Pwede siya nagawa ng laruan niya. Hanggang sa lumaki na po siya, mapansin namin ay marami siyang gawa, hindi ko alam. Bakit ito yung gaganda naman yan? Ang anak ni Florida na si Melvin, may espesyal daw na kondisyon. Pero hindi pa ito nadadiagnose ng doktor. Bakit mo favorite yan? Malaban sa masasamo. Dati, wala na sa TV ng ganito. May special talent daw si Melvin pagdating sa toy making. Kapag tinitingnan nga ang kanyang mga obra, mamamangha kayo sa pagkadetalyado ng mga ito. Zoom in please! Pero ang mas nakakabilib daw sa mga gawa niya, inabuo ang mga ito gamit lamang ang dalawang materyales na plastic bottle at kunting. What? Ito nga pala si Weebig, ang pinakamalaking ginawa ni Melvin mula sa plastic bottle at tingnan niyo, may sapatos pa siya. Nang minsan daw siyang isama sa vlog ng pinsan niyang si Mako TV o Marco, marami ang humanga sa gawa niya. 7 taon pa lang daw po siya. Maalam na daw po siyang gumawa. Bali, nagsimula daw po siya sa pinakamaliit na karakter hanggang sa papalaki ng papalaki na. Minsan na rin daw na ibenta ang obra ni Melvin sa ibang bansa. Cool! Ikakasa naman kaya si Queen? Queen Yasmin! Gawan mo nga ng spoken poetry ang salitang hamon. Hinahamon ako ng aha, aha, aha. Pero hindi ko sila aatrasan para gumawa ng isang laruan ng robot, 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 robot. Sige nga, at magturuan kayo ng kanya-kanyang style. Kasama ko dito si Kuya Melvin and tuturuan niya ako kung paano nga ba gumawa ng robot. Kaya mo ba akong gawin? Kinakat niya na yung bote. Busy siya, Queen. Manood ka na lang daw. Ilang layer yan? And just like that, may ulo na ang laruan. Uy! Kamukha ko nga. Charot. Katawa naman, alam niyo bang hindi rin kinukulayan ni Melvin ang ginagawa niyang mga laruan? Pati ang kulay ng plastic bottles kasama rin daw sa planning. Tinatusok-tusok muna niya, guys. Pinagpapatong-patong niya na. Mukhang malapit ang mabuyan, ah!
Grabe. Ang dami kong natutunan kay Kuya Melvin. Tuturuan ko naman siya mag-spoken word poetry. Nang bote. Huh? Bote. Ito yung pangunahing kadalasan na iniinom mo kapag pagtapos mong kumain sa hapag kainan, hindi mawawala ang bote dyan. Pagkatapos mong inumin, syempre, itatapon mo siya sa recycle materials. Huwag mong itatapon sa tabi-tabi. And I thank you. Maya-maya pa? Boom! Presenting Queen Robot! Wow! Thank you! Oh. Is it amazing? Is it surprising? Queen Robot! Habang ikaw ay namamalakad sa iyong lalakbayin, saan ka man mapadpad, then wag na wag kang magbabago. Sit down, be humble always. Wag na wag kang magiging mapagmataas. Dapat mapagumbaba ka pa rin kahit anumang mangyari, kahit anumang tahakin mo, kahit anumang landas ng iyong nararating. Queen Robot! Melvin! Wala mong marinig na salita mula sa iyong mga gawa. Marami itong ipinakikita. Hindi tungkol sa kanyang ganda, kundi sa husay ng lumikha. Ay, ano ba yan? Nahahawa na ako! Ang gusto ko lang namang sabihin ay, bravo! Nung una po, tulala ko kasi na amazed ako doon kasi di ko in-expect na sa murang edad niya na nagagawa po niya po yun. I'm so proud of you, Kuya Melvin. And I thank you. Itong form ng art na ginagawa niya, it's a good way para ma-enhance niya ang kanyang skill set sa pag-create. So very creative, makikita natin dito. So even if hindi sila masyadong nakapag-aral, hindi sila masyadong nakapagsalita, yung iba naman hindi masyadong nakapag-communicate, but through art ay doon nila na ilalabas ang kanilang thoughts, emotions. Minsan, mapaglaro talaga ang tadhana. Dahil may mga bagay mang ipinagkait sa isang tao, tiyak na may taglay pa rin siyang espesyal na talento. Aha! At ang nanalo ng grand prize na split-type air conditioner ay... Number 708. Ikaw na, friend! Lahat na ata ng raffle na panalunan mo na. Grabe naman yun! Sana all! Mga ka-a, ako nga pala si Kuya J.R. Silia, ang mga kasama nyo ngayong umaga sa pagbabahagi ng mga hanas ni Marites, este ng buhay ni Marites, ang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Another one! Sakto, kailangan ko ng bagong relo. Napakaswerte mo talaga, girl. Marites, how to be you po? Kung magkakaroon siguro ako ng superpower, baka ito na lang. Ang forever swerte sa lahat ng games at raffle. Kuya Jay, baka lalo po kayong maingit sa susunod na mangyayari kay Ate Marites. Uy, Tink, Nostradamus ka na ba? Superpower mo na bang mag-predict ng future? How I wish, Kuya Jay, pero hindi po. Alam ko lang kasi kung ano ang bago niyang sinalihan. Tinayaan. Tinayaan? You mean... Talaga ba? As in? Sure na naman yan. Uy, balato naman dyan, Marites. Mukhang nagdilang ang healthy think dahil kinabukasan. Isang napakagandang balita ang matatanggap ni Marites na magpapabago ng takbo ng buhay niya. 8-5-2-6-7-3. OMG! Wait lang! Isa pa. 8-5-2-6-7-3. Shucks! 120 million pesos! OMG! Nanalo ako sa loto! Mga kapitbahay! Nanalo ako sa loto! Mare! Marites! Paambon ka naman dyan! Nandito lang kami ni Tinko. Deserve na deserve mo ang loto jackpot, Ate Marites. Ay, close yarn. Paano mo naman nasabi, Tink? Lahat na yata ng kamalasan, naranasan at napagdaanan na ni Marites. Nasunugan, nanakawan, naloko ng kaibigan, iniwan ng kasintahan, naalis sa trabahong pinapasukan.
At higit sa lahat, maagang nawala ang kanyang mga magulang kaya lumaki siya sa bahay ampunan. Mala teleserye naman pala ang buhay ni Marites. Pero nagbago ang ikot ng kapalaran nang minsang mag-abot ng tulong si Ate Marites sa isang matandang pulubi. Hulaan ko. May magical powers ang matandang pulubing tinulungan ni Marites. Hindi po. Walang anumang magic, pero ang tunay na kapangyarihan ay nasa busilak niyang puso. Ah, alam ko na. Kahit nagipit noon si Marites, hindi siya napagod na magbahagi ng kung anong meron siya. Omsim, Kuya Jay. Kaya naman ipinagdasal siya ng matanda at mukhang sinuklian ng langit ang kanyang kabutihan. Alam mo, Tink, bilog talaga ang mundo. Hindi habang buhay nasa ilalim ang isang tao. Tandaan, ang mga nagmamataas ay ibinababa at ang mga nagpapakababa ay itinataas. Kaya mga kaaha, huwag mawawalan ng pag-asa. Aha! I sure hope you enjoyed and learned a thing or two, mga kaaha. Pero bago tayo magpaalam, may ilalabas muna si Think. Tada! Shanghai kayo riyan, mga kaaha! Yan! Oras na para batiin ang mga nagdiriwang ng karawan nila ngayong linggo ng a happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Please don't forget to like and follow our official Facebook page, AHA! Exclamation point, and our TikTok account, AHA_GMA. Hanggang sa susunod na linggo, sama-sama ulit tayong mamangha at matuto dahil sa ating mga fun kaalaman, kayo ang panalo. Aha!